napaka-swerte kasi yung team namin ay, ano eh, gamit na gamit. Yung may mga singers. At nagatid po sa ibang group, ito po ang aming ministry every Sabbath na buwan. Kaya kami natutuwa at napapasalaman dahil warm welcome po ang aming natanggap sa yung church. Although may time constraint tayo, ito 3:30 na, pero we are so happy and we can report on Monday about what we have today in your church. Okay. I would like to have an announcement. By August 20, mayroon pong praise program ang CLC. So, pag sinabi CLC, it's the whole territory. Doon po tayo magkita-kita sa Cuneta Astrodome. And I would like to thank your church officers and brothers, brethren, dahil isa po kayo sa mga churches na nag-support ng ating department ng Children Ministry, and you sent your delegates to 1,000 missionary campus. And by August 27, this month, last Sabbath, ay magkakaroon po ulit ng fellowship ang mga bata, and we will be launching the kids team for evangelism. We will involve our children, especially that we are on the go for revival and reformation, and the children will be part of this program. Pagdating ng evangelism, bawat church ay sana maging frontliners ng ating mga bata, especially sa children's hour. So mag-launch po tayo by August 27. Now, isa po sa mga kayamanan na pinagkatiwala po sa atin ay ano? Ay ang mga bata. Kaya, I will be speaking about children and ano po ang ating pwedeng magawa pagdating sa ating mga bata. I said the one ago na parang marami yata ang mga bata dito. Kasi pag marami ang mga miyembro, marami din ang mga bata. Only to find out na hindi pa pala lang dito ang nandito kanina. Meron pa sila doon. Kaya napaka-swerte ninyo dahil may ibang church na wala po doon sila mga bata. Pero dito, overflowing. Praise the Lord. Ibig sabihin, masipag ang mga magulang. Bakit? Nako, isa iba ang personality. And I'm happy na itong church na ito
Okay. Reaching them out and drawing them into a loving and productive relationship. Relationship with Jesus Christ and with the church. So, dapat talaga na ang mga bata ay acquainted talaga sa church. May ibang churches na ay mga bata doon na ngayon. Sino ba itong mga bata na ito? Are they official members of the church? Official members of the church, hindi sila. Kaya, ginagawa ng dapat ng ating mga iglesia, and I'm happy na itong church ay active na mag-attend sa mga needs ng ating mga bata. Ay dapat mag-lapit natin ang mga bata nito sa Panginoon, not only sa ating Christ, but ang basic ay nasa church. Marami sila sa church. Pag marami sila sa church, they will be active and they will know more who Jesus is. Kasi involved sila sa activities. Now, mga magulang, sa kasal, ang unang muna sa plano natin, ano? Kasal pa lang, may plano na. Mawawala na yung plano sa sarili. Hindi, ano na? Magkaroon ng pamilya. Bibigay ang best sa mga anak. Okay? Best future? Good business. Yan, di ba? Ating yung mga magulang at yung mga nagpa-plano na magiging magulang. Yan ang mga pinaplano na sa isip natin. But, sad to say that as they grow, we cry to the Lord. Oh, yes. Panginoon, hindi naman ito ang plano namin. Bakit ganito na? Hindi na sumusunod. Mayroon na sila sa sarili mundo. Ganito na sila. We cry to the Lord. Ano po ang gagawin? Dahil ang ating mga anak ay nasa digital world. Kinigin na digital world. Sino dito ang mga bata na may PSP? Oh, ayaw nito. Yung cell phone, laptop, ha? O meron doon, maliit pa. Kinder, alam na niya kung paano mag-operate. Kay cell phone, pag hindi tayo marunong sa cell phone, tanongin mo ako 3 years old or 4 years old, alam niya kung paano buksan ang cell phone. Because they are in the digital world. Hindi natin mapaalam ito ang mundo na ito dahil ito yung generation na nakakonek sa kanilang buhay. Pero ano ang gagawin natin bilang miyembro ng iglesia at bilang kasama natin sa ating malaking pamilya? Kaya kita ko ang mga bata nito. Ayan, napakaliit pa nila. They are already oriented and equipped with these gadgets. Sasabihin natin na kung wala panunod, wala talaga sa ating ganitong noon eh. Wala talaga. Nandiyan na sa kanila. What happened? Dahil sa mga gadgets na yan, our training is affected, our spiritual future is what? It's a threat. Kasi affected na. Hindi natin mapapaalis dahil generation nila. But we can do something to guide them, to do, to equip them, and to train them, and to help them active in the church. So, ang ginagawa natin, we pray. Panginoon. Yan. Panginoon, tulungan nyo naman po kami na ma-involve namin ang ating mga anak. Sino may mga prayers na ganito? Ito yung prayer ko eh. Ang hirap, no? Mahirap kasi ito yung gusto namin. Sila naman, iba ang ginagawa. Panginoon, hindi. O pasukin namin sa church, iba naman ang ginagawa. Ang iniisip nila, computer, yung nagsasalita ang teacher, nagtuturo, pero yung mga estudyante hindi na nakikinig.
for the sake of the students and future. Yun ang mga negative ka agad. Ay, anak niya, hindi niya ni Brad. Ay, ganun na talaga yan. Ako, wala na tayong magawa niya. Mayroon pa tayong magagawa, mga kapatid. No? Mayroon pa tayong magagawa. We have to look forward. Okay, yan ang mga anak ngayon eh. Deep inside yung mga bata, they are shouting. Help us. Hindi pa nyo naririnig yan? Sa iglesia natin? Ibig sabihin, pag nakikita tayo mga malakad-lakad ng mga bata, oh, nagpapansin yan sa atin. O ano bang gagawin natin as officers of the church? According to Mark, chapter 10, verses 14 and 15, Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as they." Verse 15, "And he took the children in his arms, put his hands on them, and blessed them." A very familiar. Now, doon sa verse na to, hindi siya request. Kasi pag sinasabi request, ano? My please, my kindly. Hindi siya request, but bakit kinamahal? Anong kinamahal sa mga doon? Anong sinabi? Let the little children come to me. Huwag ninyong pabahalan. At dahil dito sa authoritative na words, Jesus himself do the action and give value to what he was saying. Right at that moment, anong ginawa ng Panginoon? He took the children. Kinalo niya ang mga bata. Pinakita niyo sa kanyang disciples. Kasi ang disciples mismo ang kumalo doon. Pero huwag ninyong marahan, huwag ninyong bawangan, pagbawalan ng mga bata. He himself took the children in his arms, he put his hands on them, and he blessed them. O, nung nakita ng mga disciples, napakahalaga pala ang mga bata nito sa kalapan ng Panginoon. Kaya na nagising sila. Dahil yun, kanina, tinutuloy ng master na walang ibang makakalapit kundi sila lang. Ay, mismo maliit ay binigyan ng Panginoon. According to Ellen White, sa Desire of Ages, page 570. When Jesus told the disciples not to forbid the children to come to him, he was speaking to his followers in all ages. Say that to our followers. Are we, these followers, to officers of the church? Sino pa? To ministers, helpers, and all Christians. And I'm happy, after Jesus, mabili siya, ano natin, follow up sa children ministry department activities. Hindi na po sa mga magulang sa tahanan, kundi pagdating sa iglesia, we are involved, my dear officers of the church, mga pastor, lahat tayo na proclaiming that we are Christians. Malapit na po ako. Okay, yan. Inagulit natin ang mga bata nito. Ito yung nature. Kung mayroon na yun ito, huwag natin sinanitundin. Pag wala, maganda. Pero, in the midst of the children, we have different personalities. Lahat ng mga bata ito ay under construction. Sino ang mga gagawa nito under construction? According to Ellen White, the parents, elders, pastors, church members, church officers, and what? All Christians. So, hindi tayo magtuturo, ay anak niya ni Brother Spencer, ay anak niya, wala ka tayong magagawa. No, but we can help one another for the benefit of the children. Let us build the church future. Tignan natin, the living of faith. Nakikita pa na ng mga bata, ng mga anak natin, na yung pananampalataya ay isinasabuhay pa natin? Sharing your faith? Na ibahagi pa natin? Ito, mayroon tayong katotohanan? Or acting by the purpose? Ah, sige, listen to the church para lang maki-reaction program. Tulang na lang, sige ko na mag-prayer. Nakikita yun ang aking mga anak. Basta lang mayroon, acting, are we acting on purpose? May purpose ba? Kaya dapat makikita sa loob ng iglesia that we are good examples sa ating mga pusyan, lahat tayo, because these children are looking to each one of us. What shall we do? Start by living it in your own life so your kids can see it in action. Demonstrate your commitment and the value you place in an ongoing relationship with God by what? Finding ways to be a blessing. Baka naman nakita ng ating mga alam na nag-aaway ng ating kapitbahay. Paano sila, ano, di ba? Kaya sila, keep playing that example.
Ngayon
kanila ng kanilang tahanan. Maya-maya dumating ang kanyang daddy. Sabi, "Daddy, pagdating, ikaw ka, huwag yung daddy, ha?" At sabi niya ang isang, "Daddy, pwede ba ako magtanong sa inyo? Pwede ba ako magtanong sa inyo?" "Okay, sure." Ano tanong niya? "Daddy, magkano po ba ang kinikita mo?" Sabi, "How do you make an hour? How much do you make an hour?" "Oh, yan medyo, tatay. Sabi, please pa, nagtanong siya ng anong question. That's not your business, why do you ask a thing?" Bakit natanong mo yan? Medyo na tumaas ang presyon ng daddy. "Oh, daddy, I just want to know. Pwede ba, please tell me, how much do you make an hour?" And the father answered, "Oh, sige na nga, if you must know, kung gusto mo malaman, I make you 50 pesos an hour." "Aha, 350 pesos an hour? Oh, daddy, may I please borrow 75 pesos?" Maya-maya, noong naano na ang daddy, sabi niya, "Anak, pwede kang pumasok sa kwarto mo para iba yung tanong mo eh. Medyo galit yung tatay. Pwede ba pumasok sa kwarto mo? Ayaw ko na makita yung mukha mo muna. Pagod na pagod ako." E di, yung bata pumunta sa kwarto at din yung tatay ay pumunta din yung sa kanilang kwarto. Noong nakapinis ng tatay at nag-iisip niya, "Bakit kayo nagtanong ng aking anak yun? Baka may project sila. Baka mayroon silang kailangan sa kinder pa eh." Puntahan ko nga doon sa kwarto. E di pumunta yung tatay sa kwarto ng anak. Sabi niya, "Oh, tulungan na ba niya?" Sabi ng daddy. Sabi ng anak, "Oh, no, daddy. I'm still awake." "Daddy," sabi niya, "I've been thinking. Maybe I was too hard on you earlier. It's been a long day and I took out my aggravation." Hindi pala 75, kamali yung 200 pesos ang hiniram ng bata. "I'm sorry." "Okay, here, 200 pesos kira." 200 ang hiniram ng bata. So, noong inabot ng tata yung 200, medyo gumaan yung pakiramdam ng anak at saka nag-smile siya. Sabi niya, "Thank you, daddy, thank you, daddy." Then, maya-maya, yung anak ay may kinuha doon sa ilalim ng unan, reaching out in his pillow, the little boy pulled out some crumpled up pills. The man saw that the boy already had money, started to get angry again. Then the little boy slowly found his out of money and then looked up at his father. So, pera na pala, yung pala kinuha ng anak doon sa ilalim ng unan, ay pera pala sa pera ng tatay, "May pera ka na pala, ipan ko hindi lang makapat ng hindi ko pa sa akin ng pera, anong nagawin mo dyan?" "Because I didn't have enough." Wala po kasi ni Kashi. "But now, my God. Daddy, I have 350 pesos now. Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow. I would like to have dinner with you." Hindi pala kasya ang kanyang pera. Kulang. May magkaroon siya ng tumanay. Nagkasya. Kaya sabi niya, "Pwede ka mag-bisin ko na lang muna ang oras mo, daddy, o araw mo, para sabay tayong bukas." The father was crushed. He put his arms around his little son and he begged for his forgiveness. Mga official sa iglesia, mga kapatid, baka naman busy tayo sa ibang departamento, baka naman nakufocus na tayo sa AY, sa iba, nalimit out ang ating mga bata. Nalimit out ang ating mga bata. Baka, someday soon, one day, ay magsasawin. Mga nanay, mga tatay, mga officers, pwede ba kami bigyan niya ng tanong? Sa atin din mga magulang yung telepon. Minsan, busy tayo sa atin ang personal na pag-aalang buhay. No? A lesson for me and probably a lesson
bilang katiwala ng ating Panginoon para tayo ay maging instrumento na magiging ano sila, future kinabukasan ng ating iglesia. Once again, Mark 10:16, huwag natin kalimutan, Jesus Himself did the action. He took the children, He put it in, and He blessed them. Kaya magtulungan po ang church, ang ating tahanan, lahat po tayo. We will involve these children, our official members of the church. Official po sila ng miyembro ng ating iglesia. Kaya, we will be a good man. Matthew chapter 18, verse 7, last verse. Jesus said, whoever welcomes a little child like this in my name, welcome. God bless us and thank you.